fresh, low-fat, non-fat milk. Samot-saring brands at klase ng gatas ang nasa grocery. Ano nga bang pagkakaiba? Lahat naman sila ay mukhang pare-parehas lang ang itsura. Stay put muna kayo mga friends dahil gatas naman ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Hello again mga friends! This is Coach Jeanette Aro and I'm a registered nutritionist dietitian. I'm also a high-performance nutrition coach to some of the top athletes in the Philippines. Siguro kung hindi ako isang nutritionist malamang, ang pipiliin ko ay ang brand ng gatas na mas madalas kong napapanood ang commercial. Pero ang totoo ay, the best type of milk is the one that suits your own personal needs. So bilang isang nutritionist, heto ang aking recommendation sa klase ng gatas na pwede ninyong inumin. Fresh or whole milk ang piliin para sa mga bata at adolescents, mga taong walang iniindang sakit, mga active individuals or athletes na nasa hustong timbang or walang hinahabol na timbang para sa kanilang sport. Low-fat milk naman ang piliin para sa mga taong gustong magtipid sa calories dahil gustong mag-maintain ng timbang or kahit paano ay mag-improve ang kalusugan pero hindi kayang i-sacrifice ang creaminess ng gatas. Ang non-fat milk or skim milk naman ay para sa mga taong may mas aggressive na health or weight management goals, athlete or non-athlete, at okay lang na medyo matabang ang lasa ng gatas. Ang sabi nga ng iba, parang lasang tubig daw. Heto ang nutrition information ng tatlong milk variants na nabanggit ko. Makikita nyo na nagkakaiba sa fat at cholesterol content. Kaya ako hanggat maaari, non-fat milk ang pipiliin ko para meron pa akong calorie deficit para sa mga paborito kong pagkain. Ang klase ng milk na nabanggit ko sa episode na ito ay dairy o yung cow's milk. E paano naman kaya kung yung mga plant-based milk tulad ng soy at almond milk? Yan naman ang pag-uusapan natin sa susunod na episode. Kita-kits tayo sa susunod na episode mga friends. Mabuhay!